Tigren! Are you ready? Bogsh. Because I am ready. Bogsh. Fashion and brush ka Nike. Siyempre, kailangan pang malakasan din ang ating outfit. Yung tipong pag may lumapit sa'yo, eh bigla mo na lang tututukan ng baril. At sasabihin, I used to buy my... Nakakatawa yung outfit natin, very mayor. Opa, kumaway pa si bakla, mamaya kakamayan ka niyan. At pagkatapos na nga nating mahalal sa harap ng salamin, ready na tayo for adventure! Bogsh! Ang pinakapinag-oo! Ayan mga kunar, so for today's video, pupunta na naman tayo sa Central Station kasi ipapasyal ko kayo sa Verona, Italy. Grabe, ang laki talaga ng train station dito, no? Ayan, syempre bago mag-travel, kailangan may laman ng chani mayor. Hindi yung gala tayo ng gala, pero yung jininga natin ay amoy barurot. Barurot? Dapat kapag nakikipag-usap tayo sa mga people, eh yung jininga natin ay amoy bread, hindi amoy dead. Grabe naman talaga ang coffee till I listen. Sobrang liit. Parang yung Zika volatim. Natatawa ako while recording. So anyway, from Milan to Verona, sasakay na naman tayo ng train na almost 2 hours ang biyahe. Grabe naman yung ang aga-aga. Ipinamukha na sa akin ni kuya kung gaano ako kahampas lupa. Naka Louis Vuitton na bag. Versace na t-shirt. Tapos Dior na jacket. So ano yung outfit ko? Basahan mo. Gusto ko lang naman mag-enjoy for today's video. Ang unfair din talaga ng life minsan. Hay, naku, makapag-focus na nga lang sa pag-travel kahit inggit na ako kay Bobby. Inggit na ako sa'yo, Bobby! Bush. Opa, konti na lang kakanta na yan ng Wanda na. Welcome to Verona, Italy. Alam niyo ba na sikat na Romeo and Juliet by William Shakespeare was set in Verona, Italy? Dito mo rin makikita ang third largest amphitheater sa buong Italy. Sadly, nung binisita ko ito, eh nire-renovate siya. So ayun, nag-attitude ako, nag-walk out ako. Bago pa naging ganap na Italian ang Verona, naging French muna ito, then Austrian. Ganon mag-travel mga kunars. Inaalam ang mga interesting facts. Kailangan palagi mag-fact check. So after natin mag-fact check, syempre kailangan natin magpa-fa. It's croc time! So after natin mag-croc, hindi ko talaga ini-expect. Bakit naman ako natae while traveling? I got the eye of pizza! Grabe naman ang crowd! According sa PNP, 1 million! As usual, dahil kilalang-kilala ang Italy bilang isa sa mga fashion capital of the world. Ay, Diyos ko, dahil kadalingon mo sa kaliwat kanan, puro fashion outlet ang makikita mo. So dahil wala tayong pera, eh lumayo tayo sa tukso. Hindi yung gagastos ka tapos magka-caption ka sa Facebook ng feeling blessed, pero inutang lang naman pala ang money. At dahil napagod na akong maglakad, naisipan ko mag-video ng mga food kahit hindi naman ako bibili. Again, reminder, itry ang food sa kada lugar, huwag tipirin ang sarili. Habang naglalakad ako para maghanap ng magandang pwesto to eat, bigla ako nagtaka bakit ang haba ng pila dito tapos may mga hawak silang placards. Tapos nung binilang ko yung crowd, 1 million! Charot lang, nakapila sila sa Juliet's house. Itry na natin tong calzone. Sobrang sarap niya mga kunars for only 5 euros. Busog ka na, naubusan ka pa ng pera. Siyempre, after kumain, magre-road to diabetes millions. Tikman na natin tong pistachio ice cream. Hala, bigla ko naisip na kakamagkano na ako dito sa Italy. Wala pa rin akong aura. Ayan, umaaraw na! Thank you naman, sweet baby Jesus, at pinaaraw mo ang world! Lalo ko ma-appreciate ang ganda ng Verona. Hindi pwedeng umuwi na hindi maiinggit ang mga kamag-anak. Lalo na dun sa tita mo, pinagdadabugan ka everyday dahil nakitira ka for 1 month habang naghahanap ng work! Tapos dun sa tito mong ginudge kang hindi ka makakagraduate dahil pabaklab. Pero kidding aside, tignan nyo ang ganda ng Verona. Opa! Mga bitig na nyo, o para kang Disney princess ng Tangled! Flower, gleam, and glow. Let your power shine! Bakit yung boses ko parang boses kefir? Siyempre, dahil adventurous tayo mga kunars, akyatin natin ang tuktok ng Verona. Dahil pagod na pagod talaga ako sa paglalakad kasi para siyang grotto ng Baguio ang lala. Super akyat talaga ako, super effort. Tapos... Ah!
My elevator pala for today's video. Nanggigigil ako. Yung sa sobrang gigil ko, gusto ko talagang itulak itong Shopit bahay guest. Pero naisip ko, ganun talaga ang life. So, kailangan nating tanggapin, maging mature, at mag-move on. Mga beo, tignan nyo naman, oh, life is beautiful. Don't waste your time hating on life. Mag-focus kayo sa goals, hindi sa obstacles. Yan ang key to success. Tell me you're a Filipino without telling me you're a Filipino. Nakakatawa kasi lahat sila nakatingin sa akin. Ako dead man, nakapayong talaga ako for today's video. Sayang naman ang mga pa-kojic with ginkgo biloba extra. Isa pa pala sa mga dapat niyong subukan pag pumasyal kayo dito sa Verona ay ang mag-wine tasting. Dito nagmula sa Verona ang isa sa pinakakilalang wines. Ate, respeto naman, nag-explain ako, diba? Ang wine na ito ay kilala bilang Amarone. Grabe naman, hindi pa pinuno nung waiter. Sabi ko, shot po, no? Alam mo, imaginary friend na naman ang kiss. So, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-inom ng wine. First, singhutin niyo yung wine para sulit naman yung binayad niyo. Second, ilapat niyo lang gently sa labi niyo yung tipong mukha kayong umiinom pero hindi naman. And third, imumog niyo both sides. Waiter, bakit lasang Coke ito? Hindi kito babayaran. Siyempre, hindi mawawala ang tasty bread with bacon at 2 pirasong munchkin donut. Salute! Ganyan, dapat ipakita mo sa kanila na tama ang panja-judge nila sa'yo na porque OFW ka, eh masarap na ang buhay mo dito sa abroad. Mindset ba, mindset? Tarna! Grabe yung anlaki ko sumubo. Sanay na sanay. Speaking of subo, meron tayong masusubo for today's video. Grabe naman yung ka-orbo, gang! Hindi ko na namalayan yung oras. Maiiwan tayo ng terrain! Goodbye, Verona! Bogsh! Ladies and gentlemen, your magician for tonight. Siyempre, a-outfit tayo ngayong gabi ng H&M Bershka Nike. Hindi pwede maglalakad tayo sa kanto ng Italy nang walang nang haharana sa atin ng... It's late in the evening. Mukha na akong timang dito sa kwarto ko. Oh, pak, nasyupilok pa si bakla. Super patakong pa kasi, kakain lang naman sa labas. Ay, hindi naman pwede yun nang gagaya tayo ng outfit. Huwag ka naman sanang nagtatakong din tapos may pa-legs pa. Ano to sa'yo na lahat ng Zika bullets, eh? So, pagkatapos kong ice pickin si ate sa tagiliran, it's dinner time. Bogsh. Tama na! So, ang ating ulam for tonight ay super overloaded cheese with slightly burnt crust ni Senator Cheese. And of course, pizza with luncheon meat. Hindi naman ako na-inform na nakaka third degree burn pala yung pizza. Ang ina! Nakakalungkot din naman palang kumain ng pizza mag-isa. Lalo na pag ganito kahaba ang cheese. Syempre, gusto rin naman may makakasupsupan on the other side. Super rated SPG naman ang content natin for today's video. Tulog na ba ang mga bata? Kain ka na naman ng kain. Tapos kay questionin ang self kung bakit hindi pumapayat. Eh, mayat maya ang pagnguya. Opak, super enjoy si bakala. So, after kong kumain, naisip ko hindi ako iinom tonight dahil I need to take care of my liver lover. Boy! So, ayan mga kunars, andito na po ulit ako sa hotel. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng episode 5. Kita-kit sa episode 6. Pretty check and rare.